Sa video na to mga sir, titignan natin yung mga essential cycling tools na dapat dala-dala ng mga cyclist every time na magbabike. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka ba nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Beginner ka man or isang experienced na cyclist, isang bagay na dapat lagi nating daladala sa mga rides natin ay ang mga essential tools. Kaya sa video na to, titignan natin ang mga must-have essential tools na kailangan nating dalhin sa bawat rides natin para sa isang safe at enjoyable na ride. Ang multi-tool mga sir ang isa sa mga pinaka-importanting piece para makabuo tayo ng cycling essential tool set. Since ito ang tool na ginagamit natin simula sa mga basic maintenance na kagaya ng pre-ride check hanggang sa mga basic na repairs na kagaya ng isang umaalog na headset at syempre just in case na masisiraan tayo sa daan. Maraming klase ng mga multi-tool kit simula sa basic na set ng Allen wrench at screwdriver hanggang sa mga multi-tool kit na may kasamang chain breaker tool, spoke wrench, and socket wrench na kasama. Ang tire lever mga sir ang isa sa mga pinaka-importanting tool pagdating sa pagpapalit or pag-repair ng mga inner tubes natin. Since kung wala ang tool na to, sobrang hirap tanggalin ng mga tires sa mga rims or wheel sets natin. Tandaan natin mga sir, naka-partner ng tire lever ang isang spare na inner tube or patch kit. At kung gumagamit ka naman ng tubeless tires, tubeless repair kit. Tandaan natin mga sir na hindi lahat ng butas ay kayang tapalan ng isang tubeless sealant. Unfortunately mga sir, may mga butas na kailangan nating tapalan or worst case scenario, kailangan natin maglagay ng inner tubes sa mga tubeless tires natin. Ang portable air pump or CO2 cartridge ang best friend natin pagdating sa mga roadside or trailside flat tire repair or change. Isa sa mga pinakamahirap na isit sa isang rim ay ang isang tubeless na tire. Personally mga sir, kung gumagamit kayo ng isang tubeless setup, ang advice ko ay gumamit kayo or magdala kayo sa mga rides nyo ng CO2 cartridges instead na magdala or gumamit ng manual na portable air pump. Pero syempre, para naman sa mga kagaya ko na gumagamit pa rin ng inner tubes sa mga bikes nila, enough na mga sir para sa atin yung manual na portable air pump. Although sinasuggest ko mga sir na gumamit kayo ng air pump na merong air hose. Since yung mga air pump o yung mga manual portable air pump na walang air hose is malakas makasira ng mga valves ng mga inner tubes natin. At syempre mga sir, kung posible, humanap kayo ng air pump na merong air gauge para sa isang mas accurate na tire pressure para maiwasan natin ang mga pinch flats habang nag-ride tayo. Sa pagdadala natin ng mga tools na to, well prepared tayo sa mga mechanical issues na pwede nating ma-experience during rides or commute to work. Tandaan natin mga sir na as cyclist, kailangan nating maging self-sufficient para sa isang mas safe at syempre, enjoyable na ride. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share! I'm Bongsalbacion and this is Kamatibike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!